Magandang hapon mga kapaps. Dito na naman ang inyong guwapong-guwapong kapapsi. So, tara guys, ang nakarang videos ko na naipangako ko sa inyo na i-content ko si Wave 125 ko. So, ayan po. Ang gagawin po natin sa kanya is lilinisin din dahil nilinisan ko nung nakarang bali padalawang araw na nang nilinis ko si XR. Ngayon siya naman ang lilinisin. Matagal din siyang nakatingga. Mas matagal to kasi simula ng lockdown, hindi ko na siya naasikaso. Plahe ko naasikaso si XR, si Tangkad. So, ayun guys. Siya naman ang bibigyan natin ng atensyon. Yan nga pala, yan ang sinasabi ko sa inyo na halos 13 years na tinan nyo yung locks niya. Diba? Oh. Sige guys, umpisa na natin siyang paliguan ng labigin naman siya. At nang siyempre, maging maliwalas naman yung pakiramdam niya. Sige, tara! Tulad ng nakarang videos ko guys, ito rin ang gagamitin ko para kay Wave 125. So biglang talaga sapat na, hindi kailangan ng anong mga burluloy or mga kung ano-ano mga ina-apply para kapaganda daw yung motor. Saka discarte lang talaga yan. Okay guys, tara, umpisa na natin. Ang sekretong malapit lang kasi dyan guys, pag magkuha ka ng sakyan, medyo mahirap din kasi. Kasi pagdating sa ano, siyempre bibitaw ka ng pera, medyo malaking halaga din. Pero sa mga wala pang sasakyan dyan na nagbabalak sa inyo, so ito lang ang tips ko sa inyo. Kung wala kayong regular na trabaho, huwag na kayong kukuha ng hulugan. Mas maganda kukuha kayo ng sasakyan kung may sapat na kayong pera. Kasi tuloy na sabi ko, wala, hindi kayo regular na sa trabaho nyo, may tendency kasi na pwede kayo matanggal sa trabaho or mawala ng maano yung mga kumpanya. Kayong mahirapan mag-monthly bills, babayaran nyo. So mas maganda pag-ipunan nyo. Kasi mahirap eh. Nagbitaw ka ng pera tapos yung mawawala na lang basta. Kasi ha-attackin yan eh. Hindi naman pwedeng nandiyan yan sa iyo yung sakyan na ano, wala ka namang hinuhulog. So, mahirap. Kaya, isa yan sa tips ko guys. Tamang ipon lang talaga. Pag-ipunan mo, diretso ka lang kung anong pangarap mo. Huwag kang papapit ko sa mga anong sinasabi sa ng mga kasama mo, pagkilala mo, nagyato ka niya. Basta kung anong pinaka-goal mo, yun, gawin mo na lang. Yun ang isa sa tips ko. Tips number one. Thank you.
tips number 2, mga guys, mga papsi, kung may motor na kayo, i-maintain nyo yung palagi siyang malinis. Yan isa sa ano. Tapos, siyempre, nandun na yung ginagamit mo. Ingat-ingat din. Kasi, dalawang gulong lang yan eh. Once na magkamali ka dyan, base na rin sa experience ko, marami na rin akong mga na-experience na nasimplang. Pero yung simplang ko, tamang simplang lang na parang not balance lang ako. Pero wala siyang sabi na basag siya o ano. Basta tamang ingat lang, lalo po nasa kalsada. Kasi dalawa lang ang gulong natin. Tips number 2 yan. Hintayin nyo, marami pa tayong pag-uusapan, guys. Tips number 3, mga pups, i-maintain natin yung responsibilidad natin bilang isang ano, may sasakyan. Ano ba ang responsibilidad natin? Unang-una yung yearly na pagpaparesto sa kanya. Yun. May i-maintain natin yun kasi once na nagka-problema tayo, mahuli tayo, nasa kalsada tayo, ginamit natin, din nandun tayo sa nahuli tayo. Bukod dun sa maano tayo, maabala tayo, lalabas tayo ng pera. Pera. Kailangan natin ng pera. Yan. Isa yun sa ano, maging responsibleng owners ng sasakyan. Magbayad at magparestro ng sasakyan. Tips number 4, mga paps, maging responsableng mamaya. Yan. Isa dun sa ano, kailangan natin maingat. At siyempre, kung sa pagiging maingat, alagaan din natin yung mga kasama natin. Ingatan din natin yung mga kapo natin mumotor. So, yun. So, huwag tayong maging maangas sa kalsada. Huwag tayong maging maangas. Magbigayan tayo, hindi sa atin ng kalsada. Lahat tayo may karapatan sa kalsada. So, magbigayan tayo. Tayo mag-angas. Huwag ka piki ka na, huwag ka nang dumiretso. Kasi yan sa mga sikreto ko. Tips number 5, mga paps, ito ang pinaka-importante. Maintain natin yung maintenance ng sasakyan natin. Yan ang pinaka-number 1 at pinaka-importante. Yan. Ingatan natin yung maintenance. Ma-maintain natin yung kailangan ng ating sasakyan. Siyempre tayo din ang magdadala pag nagka-problema. Bukod doon, yung abala,
sa oras, saka siyempre pera na naman. So sa akin, sa ginagawa ko din sa sakyan ko, sa loob ng 13 years ang ginagawa ko dyan, pag may minti na, makina ang number one. So pag may naramdaman ka, siyempre ikaw ang gumagamit, mamamalayan mo o mararamdaman mo. So huwag natin palalain. Pagka may napansin ka, eh patsika pagkat natin, dali natin sa pinakamalapit na hospital, ay hospital, pinakamalapit na mekaniko, patsik natin siya. So yun nga, makina, siyempre number one dyan, change oil, tune up, yan. Yan ang pinaka-importante guys, kung may sasakyan tayo, para yung sasakyan natin ay tumagal ng tumagal ng tumagal. Ayan. Hindi natin maiisipan na ibinta siya kasi yung nagtatawag na sentimental value. Yung mga pinagsamahan nyo sa loob ng mahaba-habang oras, panahon, mga dinalaya ka niya kung saan saan. Nabigyan ka ng magandang performance na hindi ka man nabigyan ng sakit sa ano, bulsa. So yun guys, para tumagal ang sakyan natin, maintain natin yung maintenance niya. Sige guys, pagpatuloy natin, malapit nang matapos. Okay. Isa pa sa tips mga kapapsi, huwag natin hayaan na yung sarili natin masanay na palit ng pyesa, palit ng pyesa. Okay lang kung magpalit ka ng pyesa basta original. At mismo dun sa, halimbawa, salat sa akin, Honda. Honda brand din ng kalimitan ni nano ko dyan. Naglagay din ako ng ibang accessories, yung panglabas lang, yung pang-arte. Pero kung napapansin nyo guys, ayan, halos, ano eh, stock lot siya. Nilagay ko lang dito ito. Ito yung parang sa hub, yung inaano sa takip sa tornilyo. Yung mga tornilyo, yung plastic na pinapasok sa tornilyo na parang may mga kulay. Yun lang. Yan. Hindi ako matis sa sakyan. Isa yan sa tips na na-maintain ko yung ganda ng sasakyan ko, na hindi ako nagpapalit ng kung ano-ano. Kasi ang mga piyesa ngayon guys, yung haya na lalo magpalit kayo ng mga panloob sa makina, ng mga piyesa na galing sa kung saan saan, lalo kung made in China. Kasi yung kalidad nun, kalidad madaling masira, syempre hindi siya totally compatible dun, hindi siya tugma. May ano din siya, pero may alimbawa sa mga gear, hindi siya yung maluwag. Kung sa madaling sabihin, hindi siya talatotalit akma doon na fix na talaga. So isa yan sa tips ko guys, huwag natin hayaan o sanayin ang sarili natin na palit ng pyesa, kung ano-anong mga burluloy. Kasi yung unang-una doon, yung kalidad ng inano natin. At saka siyempre number one doon, para mamintin natin ang kagandaan ng ating sasakyan. Okay lang kung ano, kasi yun naman ang gusto natin eh, yung pagkabili niya. So makontento sana tayo kasi nandun na yung bibigyan tayo ng magandang performance. Basta sa tamang paggamit din, isa yan. So, okay guys! Okay! So, yes, tapos na ako maglinis. Napunasan ko na ng mga pang-finish yung napunas. So, papasilip ko ngayon side by side. Kayo nang humusga sa sasakyan ko kung 13 years na ba to or 3 years lang. Sige, papasilip ko sa inyo guys. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Ayan na. Sarap. Ayan. Oh. Sa kabilang gilid, kabilang side. Ayan. Ayan guys. At syempre sa likod. Ayan. So, ayan. Tingnan niya guys, para maniwala kayo na ganun katagal na itong motor ko.
Tingnan niyo yung odometer niya kung ilan ang tinakbo niya. Ilang milyahin na. Kung saan-saan ako dinala nito. Silipin niyo guys. Yan. Kita niyo? So guys. Okay. Okay, hanggang dito na lang guys ang videos natin na to. May tatampok tayo. Abangan nyo guys yung mga susunod nating mga videos na i-upload. Sa mga hindi pa pala naka-subscribe sa channel ko, pa-subscribe na lang po. At syempre, like and share. At huwag kalimutan ang bell button para updated po tayo sa lahat ng mga videos ng inyong kapapsis. Okay guys, hanggang dito lang. I love you. Ingat. I love you all.